Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay naman po tayo ng update ngayon kay Richard Polkerson. Marami pong sumasang-ayon sa atin, mga kaaldab, patungkol nga po sa mga naglalabasan. Patunay lang po totoo yung ina-update natin dahil wala naman po sila makitang ganap kay Richard Polkerson. Kung nasaan nga po ba siya nung araw na yon, eh wala pong makapagsabi. Di po ba? Tanging si Mama Ten lang po ang makapagpapatunay na kung nasaan nga po si Alden ng mga panahon na yon, samantalang si Liza at ang kanyang mga kaibigan na kaibigan din ni Alden eh naandun po sa bench. Kaya sa mga taong hindi po tanggap yung ina-update natin, wala naman po silang maibigay na ebidensya at resibo yung magpapatunay, mga kaaldab. Totoo to, real talk, puro lang po sila fake news. Puro lang po sila sinasabing wala naman si Alden dyan eh, wala naman si, kumbaga hindi naman pumunta si Richard Polkerson Jr. Pero never naman po sila nagbigay ng ebidensya at resibo. Ako, mga kaaldab, sabi ko nga po sa inyo pagdating sa pagbibigay ng update, huling-huli naman po natin sila. Gaya nga po ng maingay, ang maingay po kasi ngayon sa Alden Fanatics, para po sa kaalaman ng lahat, wala po silang post kay Alden. Ang post po nila eh yung teleserye ni Alden na talagang humataw, biruin mo ang taas ng ratings. Nagsimula siya sa medyo mababa, tapos umangat, tapos eto na yung magkakaroon na ng, kumbaga mapapanood mo na yung episode 7 hanggang episode 4, kung saan, mga kaaldab, payback nga daw po. Yan po yung, kumbaga, pinupunto ng iba. Pero alam nyo, mga kaaldab, normal lang po yan na maging trending, maging viral. Sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay po na mapapaisip din po kayo. Bakit nga po ba siya trending? Bakit siya pinagpipiestahan? Gayong yung iba boycott. Mainit po talaga siya. Hindi naman po natin agad-agad malalaman yan. Tignan na lang po natin, kasi sabi ko nga po sa inyo, sa nangyari po kay Lulong, sa nangyari po kay Darna, ganun na ganun din naman po. Pero may mga bagay-bagay na tignan na lang po natin, di po ba? Pero iba po kasi yung pagpo-promote ni Alden sunod-sunod eh, di po ba? Pep.ph sa Facebook gaming niya, totally, kahit nga po Sabado, di po ba, napopromote niya eh. Ganun po kada kahusay mag-promote si Richard Polkerson. Na kumbaga saludo naman po tayo, dahil kahit na kumbaga medyo yung iba wala ganong ginagawa, eh siya pinapakita niya lang po, pinararamdam niya kung gano'n nga po ba niya kamahal ang mga true-blooded Aldab Nation, kung gano'n niya kamahal yung mga taong sumusuporta po sa kanya, di po ba? Sinabi niya naman po ito, mga kaaldab, lalo na nga po, ulitin ko lang po, ito po yung mga updates sa mga Alden Fanatics. Baka sabihin nyo naman maraming post, wala po. Kasi mga kaaldab, sabi ko, Alden Fanatics din po ako, kaya alam ko yung mga kaganapan. Pero pagdating po sa mga ganitong trending, hindi ko po ito binabalita. Napilitan lang po akong sabihin sa inyo uli, dahil nga po marami nagsasabi na may taping daw si Alden, etc., etc. Wala po. Tapos na po yung taping niya. At talagang yung araw po na kung saan nasa bench si Mengay, wala pong ka-update-update miski sa si Richard Polkerson. Kaya sa pool po talaga. Pero hindi po nila matanggap eh. Marami nagsasabi na ganun daw. Pero okay lang yan, mga kaaldab. At least marami po tayo. Normal lang po na basagin nila tayo. Normal lang na iparamdam natin. Kasi tapos na nga po talaga itong senaryo nila eh. Marami na pong mga main fanatics ang army na bumitiw. Totoo to, mga kaaldab. Base sa mga nakukuha kong update, base po sa mga nagsasabi, yung iba nga po, baka nililin lang daw po tayo, baka kumukuha lang po sila ng update para maibigay sa kapwa nila, baka magiging traitor sa bandang huli, etc., etc. Yun po yung sinasabi ng iba, pero hindi naman po ganun kadali na makakuha sila ng info sa atin pag hindi po sila updated. Kailangan nila malaman simula't simula.
Kaya nga po hindi nila po pwedeng ibigay yung mga sinasabi natin na walang rason o walang dahilan. Kaya nga po sinasabi ko lagi na kailangan mas updated po kayo para hindi kayo naiisahan, nakikitaan ng kahinaan, lalo na po kapag ka-update ang pinag-uusapan. Di po ba? Gaya po ni Mr. Destiny na kahit binabatikos ay patuloy pa rin po tayo nag-iimbestiga. Patuloy pa rin po tayong naghahanap ng mga ebidensya at resibo. Nakikita nyo naman po, di po ba? 101% nakuha po lahat natin ng mga update. Talagang simula't simula na kung saan sa Passion Week ni Mengay hanggang sa taping, nasusundan po natin. Kaya lang, syempre, may mga taong galit pa rin sa ina-update natin. Sinasabihan tayo na bakit ayaw mo patanggapin ang katotohanan, di po ba? Pero okay lang yan. At least dito sa update natin, basag na basag sila. Uulitin ko, wala pong in-update si Alden Richards na kung saan po na ispatan siya sa BGC Taguig o sa Bench Tower. Pero syempre, marami magre-react yan. Pero wala naman po sila maipakitang ebidensya at resibo. Diyan po tayo pumapasok. Dito po lumalamang si Mr. Destiny. Kaya nga po guilty sila. Ramdam nyo naman, di po ba, na sana nga po mangyari na yung sinasabi natin na magkaroon ng senaryo. Senaryo ko lang to, mga kaalda, baka may mag-react ha. Na kung nga rin nagalit si Congressman Espate o nagalit si Mengay dahil hindi siya sinusuportahan ni Mr. Espate o ni Congressman Espate, tapos ang gagawin ni Mengay, magbaback na siya, kumbaga ibibigay niya na yung wedding proposal at dalawang kamay naman natatanggapin ito ni Congressman Espate, di po ba? At dito po papasok si Alden Richards na kung saan sinasabi yung tamang panahon, di po ba? Na kaya haba-haba man daw po ng prosesyon, sa simbahan din po yung tuloy. Ito yung senaryo ko lang, di po ba? Na pwedeng mangyari o talagang mangyayari. Para lang masabihan na hindi po, kumbaga patas, parang patas lang, parang ganito ganyan, di po ba? Sasabihin, lahat naman tayo nagkakamali eh, lahat naman tayo ine-expect, pero hindi eh, kumbaga kung saan maligaya, so yun po, di po ba? Magpapa-interview si Ibiang, magpapa-interview si Congressman Spatted, na nire-respeto nila, ginagalang nila desisyon ni Mengay, ganyan talaga pag hindi kayo tadhana, di po ba? Yan po yung aantay natin, di po ba? Malay nyo, mga kaaldab, magdilang anghel si Mr. Destiny. Kaya lagi po kayong tututok sa channel natin para updated po kayo sa mga video na ilalabas pa po natin.